Ako si Mesa. Siya si Shadrach, at siya naman si Abednego. Ako po si Joy. Siya naman si Chris, at si Gizmo. Pasensya na kung bigla kaming nandito. Si Superbook kasi. Kung ganun, ano ba yung pinag-aawayan nyo? Hindi kami nag-aaway. Nag-uusap lang kami tungkol sa pag-aaksaya ng hari para sa isang rebulto. Isang malaking rebulto ng Diyos Diyosan, at gusto niyang sambahin namin yon. Pero hindi namin gagawin. Yan, kalula ang taas at saka mukhang gawa pa sa ginto. Oo nga, gawa yan sa purong ginto. Pero yun lang yun. Bakal pa rin. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, maski ang ginto sa ribultong yan. Pag nananalangin kami, naririnig niya at sinasagot yun dahil buhay siya at totoo. Kung hindi naman totoo yung ribulto, anong masama sa pagludon? Dahil ang tunay na Diyos lang ang dapat sambahin at ipinag-utos niya huwag tayong luluhod sa iba. Pero kapag hindi kami lumuhod, iisipin ng hari, sinusuway namin ang utos niya. Mahirap ang sitwasyong kinalalagyan namin. Pero bakit? Huwag niyong gawin yun kung ayaw niyo. Kapag sinuway namin ang hari, itatapon kami sa naglalagablab na pugon. Ano pa talagang meron ngayon? Parang may pagdiriwang Oo, ang lahat ay magdiriwang ngayong araw, maliban sa amin. Oh, ayun sila! Noong ko pa dapat isinumbong ang katigasan ng ulo ninyo. Hindi nila pinamahalaga ng pwesto nila. Hindi nyo pinahahalagaan ang mataas nyong pwesto. Patagunyong sinusuway ang hari. Patagunyong sinusuway ang hari. At inaapakan mo pa ako. At inaapakan mo pa ako! Ay, ganun ba? Naku, patawad, Apsu. Alam ko kung anong ibig sabihin ng seremonyang ito sa inyo at sa Diyos ninyo. Pero ngayon, kailangan nyong sumamba sa gintong ribulto ng hari. Kung hindi... Aray! Naku, hindi ko pa alam. Nananakot ka lang. Ako nananakot? Kawal! Sabihin mo sa hari na sinabi ni Namtar na handa na magsimula ang seremonya. Sabihin mo, humanda sila. Oh, sabi ni Apsu, humanda na kayo. Huh? Guys, masyado nyo naman pinalalaki yung issue dyan sa ribulto na yan. Eh di, huwag na lang kayo pumunta doon. Bilang mga opisyal ng hari, kailangang nandun kami. Pero kapag lumuhod kami doon sa ribulto, ang sinusuway naman namin ay ang Diyos. Tandaan nyo, ang pagsunod sa Diyos ay ang laging tamang gawin, kahit ano pang maging kapalit nito.